Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Hi mga palangga, welcome back to another vlog. So, it's today. Today is my birthday, guys. It's June 23. Happy birthday to me. So, yun guys, hindi na ako nakakapag-update kagabi after namin makarating dito sa accommodation, pagkatapos namin mag-dinner. So, nag-drinks lang kami and then, ayun, nakatulog na agad kasi nga sobrang puyat. Kaagaling ko lang kasi sa work nung bago kami mag-flight, mag-travel papunta dito sa Guimara. So, kaya naman pagod tsaka puyat yung inyong kuya nyo. So, ayun, nakatulog agad kami kagabi and then nagising kami mga 7 a.m. na. Sarap ng tulog namin. And ngayon na po ay oras na is 9 a.m. So, katapos lang namin mag-freshen up. Freshen up? Gaya-gaya. So, katapos lang namin maligo, mag-prepare. And hindi pa kami napag-breakfast. So, today is our second day here ng aming travel dito sa Guimaras. And gagawin muna natin mga palangga is magbe-breakfast muna tayo. So, hanap tayo ng kakainan sa labas. And then, after natin mag-breakfast, so, tayo ay mag... Dahil nakarent naman tayo ng motor, so, tayo ay mag-ano na lang, mag-explore ng ano pang mga... best places o yung mga popular places dito sa Guimaras Island. So, samahan nyo kami mga palangga for this video. And we still have Arvin here. Mag-hi ka naman. Buti hindi masyado mainit. Hindi rin naulan. Sana hindi umulan today. So, ito yung... Sige, buksan mo muna. Yung alin. Ay, yung gate. Oh. Okay. So, yun yung motor na na-rent namin. Kailangan ko lang itong buksan. Tapos... So, ito naman guys yung labas ng aming accommodation dito sa Red Doors. Jordan suit. Ayan. So, di ba, third floor siya. Dito lang kami sa may first floor. Maganda naman siya, malaki. Ayan si Arvin. And sorry na wala akong masyadong energy today kasi hindi pa tayo nakapag-breakfast. Pati din kahapon parang wala akong masyadong energy. Eh kasi nga puyat. Pero yan, tayo na guys ay magbo-broom-broom. So ayan. Na-under na yung ating motor. Buti marunong si Arvin mag-motor para kahit papano, diba? Kapag nagta-travel tayo, tapos pwede tayo mag-rent. So, si Arvin yung ating taga-drive. Ako naman, hindi ako marunong mag-motor. Ayan. So, sa mga gusto naghanap ng ano, ng pagre-rentahan, madami naman ditong pwedeng rentahan kasi nakapag-search ako sa Facebook. Tapos, yung sinakyan namin kahapon na tricycle, so siya na din yung nag-offer ng ano, ng motor. Kaya, eh, para hindi na rin hassle, kaya in-accept na rin namin yung offer nung sinakyan namin kahapon kaysa sa mag follow up dun sa Facebook na na-reach out namin kasi baka matagal mag-respond. So ayun na guys, nakapalabas na tayo. Show ko sa inyo yung itsura. 1, 2, 3. Ayan. So dito lang yun sa unahan yung ano eh, yung cafe nila. So pupunta tayo sa may cafe. Dito lang siya guys sa gilid yung cafe. So, eto na ang Guimaras. Alam niyo yung nasa isip ko lagi, Portugalera. Pag nakakalimutan ko yung word na Guimaras, yung Portugalera yung naiisip ko. Ayan, dyan kami kumain kagabi o. Oh, dito oh, sa may Zugba. Ayan. Zugba.
So ayan guys, ito Baker Cafe. So try natin dito. Dito na tayo mag-breakfast. So ayan guys, dito tayo magbe-breakfast sa JD Baker Cafe. Ayan, nag-park na si Arvin ng motor. So pasok na tayo sa loob. Tanggalin ko lang yung ating helmet. So ayan guys, yung kanilang meal. Meron silang breakfast, mushroom, breakfast, soup, pasta, combo meals, rice meals, beverages, desserts, sandwiches, tsaka latte. So yun guys, order namin yung boneless bangus, tsaka bangus-bangus eggs, garlic rice kay Arvin, tapos sa akin naman yung chicken cordon bleu, tapos iced latte. Meron din sila dito guys na binibentang mga tinapay, tsaka mga cake, ayan. Ayan, so bukod sa mga food, meal for breakfast, so pwede rin kayong bumili ng cake at saka tinapay, kasi bakery nga siya. Tapos naman yung kanyang labas. Ayan. Medyo maliwalas ngayon ang panahon guys, hindi masyadong mainit. Pero sana wag naman umulan para madami kami mapuntahan. Madami tayong mapuntahan today sa video, diba? So yun guys, ito na yung ating order, dumating na. So ito yung kanya, bangus, boneless bangus. Mukhang masarap ah. Tapos sa akin naman itong chicken cordon bleu. Ayan. Hingi na lang ako sa kanya ng egg. Tapos yung iced latte. So let's eat. Hinatiyan ako ni Arvin ng itlog. May kamalan kasi yung kanya, so hati kami sa itlog. Tingnan. Kamusta yung bangus mo? Medyo crispy. Malaman siya, walang tinik. Tsaka meron siyang parang taba. Parang belly, yung belly niya. Sarap. Akin din guys, masarap din yung kanyang cordon bleu. Malaman. Tapos, may cheese sa gitna. Tingnan nyo. Ayan o. Ayan. Tapos, isasosala natin itong cordon bleu dito sa sausawan. And then, that's it. Top. Yung kape masarap din. Lasang-lasa mo talaga yung kape. Medyo matapang ng konti. Tsaka creamy. So yun, pwede kayong kumain dito kapag nakabisita kayo ng Guimaras. Sa kami kumain, so ang ginagawa na namin ngayon, nagpe-prepare na kami kung saan pa kami pupunta. Dahil nga DIY kami, so ayun. So check namin kung saan pa tayo pupunta for our next destination. And siguro puntahan natin yung kanilang City Hall kasi may nakalagay doon na Guimaras. So pa-picture tayo doon. Tapos yung sikat nilang smallest plaza in the world. Tsaka, we'll see kung saan pa tayo pupuntahan, saan pa tayo dadalhin na ating mga paa at gulong ng motor. So, busin na namin itong aming drinks and alis na tayo after. So, ayan guys, tapos na kaming kumain dito sa JD Guimaras Bakery Cafe. So, now naman is punta tayo dun sa kanilang capital. Pa-picture tayo dun sa may nakalagay na Guimaras. Para meron tayong remembrance agad dito sa Guimaras. Naku, parang naambon. So, ayan na nga guys. Sakay na kami ng aming motor. Aming motor? Motor mo yan? Tapos, dadiretsahin na namin guys. Kaso parang medyo nagaano yung ulan, no? Medyo lumalakas yung ulan. Pero punta kami doon sa may unahan. Baka may pag-stop pa naman kami kapag lumakas pa siya ng todo. Pero diretsahin na namin guys. Ayan si Arvin. Medyo nahihirapan si Arvin sa motor. Ayan. Dahan-dahan lang ha. Medyo nahihirapan siya guys sa motor. Kasi nga. Kahit konting piga niya lang daw yung motor is parang nag-ano agad siya. Nabilis ng andar. Dahil lang, tingin ka muna sa mga Sana naman hindi umulan.
So, ayun guys, medyo nahihirapan si Arvin kasi nga, ayaw mag-start nung ano, nung motor. Ulitin mga ulit. So, yun yung struggle namin ngayon guys. Tapos, naambon-ambon pa siya, di ba? Parang, parang kami kawawa dito. So, ayun na nga guys, nahihirapan nang i-start ni Arvin yung motor. So, tatawagan ko muna yung pinagrentahan namin. Baka may something wrong dito sa motor or baka pwede niyang palitan or ayusin. So, ayun si Arvin, no, na-stuck na siya dun sa dulo. Ayan. So, ayun guys, mukhang okay na siya kasi natulungan na kami ni Kuya dito ng driver. Ano nangyari? Ayaw na naman. Gumana siya kanina pero ngayon ayaw na naman. Alright guys, mababait na mga locals dito. Ayan na, okay na. Okay na. Thank you po. Ayan na guys, sinulungan kami ng mga locals dito. Nakakatawa, ang mabait nila. Dahan lang, go. Ayan. So hindi ko na natawagan yung ano, yung pinagrentahan namin. Na wrong send ako. Doon ko sa scammer na send, kakalok. Yung mga nagte-text sa mga scammer. Ayan, doon ko sa scammer na send yung ano, yung message ko na nagloloko yung motor. So ayan guys. Buti gumana na siya. So, diretso lang makikita naman natin yung Capitol sa gilid. Ayan si Arvin. Struggle is real. I guess kailangan diretso lang. Ayan. Naulan guys, naambon pa. So, hopefully hindi siya lumakas. Pero kailangan natin siyang idiretso kasi, di ba, kaysa naman magstay tayo doon na matagal. And then, kapag lumakas na lang siya, so magstop na lang tayo. Nakakatawa yung mga local nila dito. Mabait nila guys. Tinulungan nila kami para maayos yung motor. Pero, naglaloko pa rin siya guys. So, good luck na lang sa amin kung ma-experience pa ulit namin yung pagloloko ng motor. Anyway, so ayan, dire-diretso lang tayo. So, ayun na guys, nandito na tayo sa kanilang Capitol. Naku, naambon lang. Ayan. Dito na tayo sa kanilang Capitol. May mga nagtitinda din dito sa gilid-gilid. Ayan, papicture tayo dito sa may I Love Guimaraes. Manggahan 2024. Morning. Ayan. Picture tayo dito. Tapos may nagtitinta din ng souvenir dito. Pili tayo ng souvenir dyan, no? Ayan. Tapos yung kanilang Capitol. Ayan. Hi, guys! So, ayan. Nakapagpa-picture na tayo dito sa Guimaraes. Ano pa ang gagawin? Oh, subscriber nila ako, kaya... Ayun, support ko sila. Okay na siguro yun, nagpa-picture na tayo dito. Medyo naambon-ambon na. So, ito yung kanilang Capitol. Ayun, o. Oh. Ayan. Mukhang parang sarado, no? Sarado. Ayun. So, bilib tayo dito, guys, ng ano, souvenir sa baba. Ayan, nagpa-picture lang kami dito. Guys, bili tayo ng souvenir. Ano to? Magnet, no? Ganda. Ito din, magnet din lahat. Tapos ito guys, mga kitchen nila. Ano to? Okay. So, bili tayo guys. Bili lang kami. Magkano yung magnet nyo? Yung maliliit po, 25. Tsaka dyan po, not 100 dito po, 50 po. 50 isa dito. Tapos dito yung maliliit. 25. Ito po, tatlo 100. Ito? Tatlo 100. Ito? Ah, okay. E di dito lang tayo sa tatlo 100. Dito. Sama ba ito? Ito, magkano ito dito? 50.
Tapos ito mga keychain niya, magkano? 25 isa. So ayan na guys, tapos na kami bumili ng keychain. So 150 pesos, yung tatlo 100, tsaka yung 50 pesos na ano, nabinili namin para sa ref magnet. Parehas naman sa ref magnet. So ayun guys, check lang naman kami kung ano yung magiging next destination natin. So we're done na here sa Capitol. So ayun guys, napatak na naman yung ulan. Kakaloka yung ulan. Mamaya papatak siya na malakas. Ayan, napatak na naman siya na malakas. Tapos mamaya mag-i-stop siya. So yeah, struggle is real. Pero hopefully mag-stop na siya at hindi na umulan. Medyo madilim din yung langit to. Wala masyadong sikat ng araw. Pero yan, diretso na natin to guys. So, lagi maulan yung birthday. So, ayan na guys. Dito tayo sa may Bugnay, Barangay Bugnay na 14 minutes na lang daw yung layo. Then makakapunta na tayo ng windmill. Gilid ka? And pagilid lang kami guys kasi hindi masyadong nagmamotor si Arvin, so kailangan maging safe. Malapit na tayo. So ayan, welcome to San Lorenzo Municipal Hall. Finally we made it guys. Tsaka hindi na umuulan. Ito na yung windmill oh, look. Ayan, kita nyo ba? Oh, di ba? Ito na yung windmill. Sige, diretso tayo. Doon tayo sa may sasakyan. So, ayan na guys. Iniwan muna namin yung aming motor. Tapos, diretso kami dito guys. Ito na yung windmill nila. Ang laki oh. Ito malaki. Tapos, meron dun sa dulo oh. Malakas nung ikot nung kabila, no? Malakas yung ikot nung kabila. Ito parang hindi masyado naikot. Ayun o, oh, naikot siya o. Oh. Tapos may mga nagpipicture din dito. Nagpipicture ba sila? Ayan. First time ko makaano ng windmill. Ayan guys, this is Arvin. Subscribe kayo guys sa channel niya. Meron siyang YouTube channel. Isa pa lang kasi, isa pa lang yung video ko. Isa pa lang yung video. Natamad ako mag-ano. Amoy ano? Amoy tae ng ano? Baka. So, dito yung source. Ito yung parang main source sa tanong kuryente nila dito. Yung galing sa ano, sa may windmills. Sabi nyo, dami. Daming windmills. Kita nyo ba guys? Kita nyo? Ayan. Ayan. Sa dulo doon, meron din windmill. Pati doon sa kabila. Ito yung source ng kanilang kuryente. Source ng kanilang kuryente. Ayun guys, look. Oh, may windmill din doon sa dulo. Oh. Ayan. Parang paikot siya ng windmill. So, wag na tayo masyadong lumayo. Kasi... Sige, picture tayo dito guys. Ito, maganda dito. So, ayan na guys, yung windmill dito sa Guimaras. May na yung signal dito guys. So, next naman natin gagawin is maghanap tayo ng something na malapit na kainan. Parang doon sa dulo, parang may nakita tayo doon na may nadaanan. Pero check muna natin sa Google Map. Drinks, ganon. Parang gusto kong uminom ng ano, buko. Ha? Buko juice? Ayan. So, kaya naman pala siya guys, i-DIY. Mag-rent lang kayo ng motor. Tapos, kaya rin na. Pero pwede naman kayo mag-ano ng tricycle. Tapos, itutur lang kayo ng tricycle sa mga lugar dito. Para madami kayong mapuntahan. Ganun. Pero kapag gusto niyo naman sarili niyo yung time, tapos gusto niyo magstay, gusto niyo kung saan gusto niyo pampuntahan talaga. So I guess it's okay na mag-rent ng motor para nasa sa inyo na yung decision. Ayan guys, diretso lang dito. Dito tapos pagpagilid, gumilid ka na lang. Hey guys, so yeah, next stop over muna kami dito sa may tindahan.
Yan, bili kami ng soft drinks at saka water. Ayun si Arvin noon. And... may ginagawang kababalaghan. So, yan. Stop muna kami dito. Pahinga ng konti. Tapos, charge ko muna yung ating camera para for our next destination. Ayun, guys. So, tapos na kami bumili sa tindahan ng soft drinks at saka water. So, humihi lang din kami. And then, so, ayan, pababa na tayo. May madadaan naman tayong mga, ano, mga beach yung pupuntahan natin. Pero hindi tayo maliligo. Titingin lang tayo. Tapos, paikot lang tayo dito sa Guimaras. Ito si Arvin. So, medyo nag-okay na, guys, yung motor. Thank you, Lord. Kala ko talaga magkakaproblema tayo today. Tapos, gumilid ka lang. So, ayan, nag-stopover na kami dito sa may gilid ng dagat. Yung harap niya ay, ano, Fisherman's Wharf Cafe. Ayan, may nagbibideo ako dun sa kabila. Ito si Arvin, no? So, lakad tayo. Tapos, picture tayo dito, guys. Ayan, tingnan niyo to. Ito yung dagat. Buti na lang, guys, hindi dumiretso yung ulan. Ayan yung dagat, o. Diba? May mga tumatambay din dito. Tapos kita pa rin dito yung windmill. Tapos ito yung Fisherman's Wharf Cafe. Tapos meron din cafe dun sa unahan, o. Oh. Another cafe din naman dito. Alright! So mukhang okay naman siya dito. Hindi pa tayo nakapagpa-picture. Oo, picture tayo dito. Hey guys! So ayan, nag-road trip na kami. Natuluyan na kami mag-road trip. Tapos, buti na lang guys, uminit. Thank you Lord. Umalis na yung ulan. I'm so happy. So, sana tuloy-tuloy na to hanggang mamayang gabi at hindi na umulan. At hindi lang mamayang gabi, pati sana hanggang bukas na rin. Or hanggang matapos yung aming travel, wag nang umulan, di ba? So, we're happy na nakakapag-road trip kami kasi minsan lang tong namin ma-experience yung mag-motor-motor. May ikot namin yung isla, katulad nito, itong Guimaras, parang halos may ikot na namin siya. So, kakatuwa guys, sarap sa experience. Are you okay with it? Ayan siya guys. Napalit na kami ng helmet kasi medyo malaki yung helmet na itong yellow. Ayan. Sobrang peaceful ng ano dito, ng environment. Environment! Tsaka masarap mag-road trip kasi nga hindi siya ganun ka-crowded at tsaka hindi ganun, although pasikat na yung araw pero hindi siya ganun kasakit sa ano sa balat yung sikat ng araw kasi medyo mahangin-hangin pa siya, malamig-damig pa yung ano ng hangin, madami kasing puno dito sa gilid tsaka ang dami ng puno ng mangga. Yun nga lang, tapos na pala yung ano, sabi nung ni ate na pinagbilan namin kanina sa tindahan, yung festival daw, Manggaan Festival is last month ng May. So, di ba, sayang kasi June na ngayon. So, last month is fiesta pala nila, Manggaan Festival. So, sayang di tayo nakahabol, pero kaya lang. At least we experience itong Guimaras Island na peaceful, tsaka hindi siya ganun kaano. Ka-struggle. Nag-struggle lang kami kanina pero okay na din kami ngayon. Mukhang stable na yung motor. So, yun guys, dire-diretso lang tayo and then we'll find out kung saan tayo dire-diretso.